Bago tayo magpatuloy mag-feature ng mga bayan sa La Union, Ilocos Sur at Pangasinan, punta muna tayo sa lalawigan ng Ilocos Norte. Sama na at unahin nating pasyalan ang bayan na tinaguriang Rice Granary ng Ilocos Norte. Ito ang bayan ng Dingras. Ang bayan ng Dingras ay naitatag noong 1598 at isa sa pinakamatandang bayan ng Ilocos Norte. Nabiyayaan ang Dingras ng malawak na lupaing sakahan, nagtataas ang mga bundok at ilog na nagsisilbing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente kasabay ng lumalagong turismo. Nasa approximately 480 kilometers ito mula Metro Manila, 8 hanggang 9 na oras o mahigit naman ang biyahe by land. Kung by air, via Lawag International Airport naman ay nasa mahigit isang oras. Idagdag mo pa ang land travel mula Lawag International Airport via San Nicolas Sarat Apayao Road o Josefa Llanes National Road na nasa humigit kumulang 35 minutes bago marating ang Dingras proper. Ayon sa isang alamat, ang pangalan ng Dingras ay nagmula sa pagmamahal ni Ras, isang matapang na mandirigma na handang ipaglaban ang kanyang pagmamahal sa isang dalagang nagngangalang Ding upang kanyang maging kabiyak. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawang tribo hanggang sa hinamon ni Ras sa isang solong labanan ang pinakamatapang na mandirigma sa tribo nila na Slag na ama ni Ding. Sa huli ay nagwagi si Ras sa labanan. At gaya ng mga romantic stories ay nagkatuluyan sina Ras at Ding. Dito na nabuo ang pangalan ng bayan. Ilang hakbang lang mula munisipyo ng bayan ay matatagpuan ang Balay ti Dingras. Isang tipikal na bahay ng isang Dingranyo at naipatayo bilang pagkilala sa mga magsasaka ng bayan. Makikita rin dito ang mga tradisyonal na gamit sa pagsasaka ng mga residente noon. Pagpapakita lang ng husay sa pagtatanim at simpleng pamumuhay ng mga mamamayan. Ang Balay ti Dingras ay naipatayo naman noong 2015. Dito rin sa bayan na ito ipinanganak si Josefa Llanes Escoda noong September 20, 1898. Naging aktibo siya sa pagtulong sa mga mamamayan na naapektuhan noong World War II at siya rin ang nagtatag ng Girl Scout of the Philippines. Pinatay siya sa paniniwalang tinulungan niya ang mga gerilya laban sa mga Hapon. Makikita dito ang ipinatayong monumento at Josefa Llanes Escoda Museum bilang tanda sa kabayanihan na kanyang nagawa sa ating lipunan. Isa pang dinarayo ay ang simbahan ng Dingras o St. Joseph Catholic Parish. Kitang-kita sa pasad at palibot ng simbahan ang mga bricks na ginamit sa pagpapatayo dito. Sumailalim rin ang simbahan sa ilang pagkukumpuni dahil naapektuhan ito ng mga kalamidad. Pagpasok pa lang sa simbahan ay mararamdaman mo na ang pagkabanal ng lugar. Maliban sa simbahan ay may mga Spanish-era houses ka ring makikita sa sentro ng Dingras. Mamamangha ka talaga sa ganitong mga estruktura dahil sa historical significance ng mga ito sa ating komunidad. Last, but certainly not the least, ay ang ipinagmamalaki ng bayan na may malamig at crystal clear water na swak ngayong tag-init. Halina at magtampisaw sa malinis na tubig sa Madongan Dam. Mula sentro ng Dingras ay tinahak namin ang Solsona Apayao Road o Josefa Llanes National Road. Mula naman sa sentro ng Solsona ay tinahak namin ang Municipal Road hanggang marating namin ang Barangay San Marcelino Dingras. Accessible ito sa mga small to medium vehicles. Sa di kalayuan ay matatanaw na ang Madongan Dam. Ipinatayo ang Madongan Dam upang magsilbing irrigation system sa bayan ng Dingras at mga kalapit na bayan. Kalaunan ay naging tourist attraction na ito dahil sa malakortinang bagsak ng tubig at naging kilala
sa tawag na Madongan Dam River Falls o Curtain Falls ng Dingras. Meron po. Yung entrance po namin dito is 10 pesos lang po. Murang-mura. Talagang maiinganyo kang magtampisaw at maligo sa malinis na tubig na bumabagsak mula sa taas ng dam. May mga cottages at floating raft naman na pwedeng rentahan. Pagkano po yung renta natin, ma'am, sa mga cottages? Yung ano po nila is 700 po. Aside sa mga cottages, ano po yung mga pinaparenta natin? Meron po kaming mga airbed po na pinaparent, tsaka yung kung floating cottage na tinatawag po. Kitang-kita rin ang ganda ng mga mountain ranges sa lugar. Isa ito sa dinarayo ng mga turista dahil sa Instagrammable at napaka-peaceful na lugar. Nito pong Holy Week, may 11,000 plus po kaming turista po na pumunta po dito. Nakabantay naman ang mga rescuers, barangay officials at mga pulis para sa seguridad ng mga bumibisita sa tourist destination na ito. Gawing memorable ang adventure mo dito sa bayan ng Dingras. At bisitahin ang makasaysayang lugar at fusion ng nature at man-made marvel na siguradong magiging in na in ang summer sa Ilocos Norte.